Isang balyena na tinatawag na isang shark? Yo! What's up mga kaibigan? Ako si Izel at ito ang Matalinaw TV. Napakaraming klase ng isda sa ating mundo at ang ilan sa kanila ay mahihain. Ang iba naman ay mababait. Meron ding yung mainahon at may iba din sa kanila ay napaka-agresibo. Sa video na to ay papakita ko sa inyo ang 10 pinakamalaking isda na nabubuhay sa ating karagatan. Kaya tara na at simulan natin agad sa number 10! Ang Mekong Giant Catfish. Ang mga Mekong Giant Catfish ay isang napakalaking isda at isa ring critically endangered na catfish species. Meron silang gray at puting kulay sa kanilang katawan at maaring lumaki ng hanggang 10 talampakan ng haba. Madalas nakikita ang mga isda na to sa Mekong River sa Asia at namumuhay silang patuloy na lumalangoy sa mahabang ilog na to para magparami ng kanilang lahi. Pero dahil nga sa dami ng tao, polusyon at bagong proyekto na ginagawa sa tabing ilog, unti-unti na rin kumukonti ang species ng mga isda na ito. Dahil nga din sa sobrang laki ng isda, ay nagiging curious din tayong mga tao no, na hulihin sila habang hindi natin mapagtanto ang epekto nito sa kanilang buhay. Pero ginagawa naman ng mga lokal na otoridad ang kaya nilang gawin para maparami ulit ang mga isda na to. Ang mga bagong silang ng Mekong Giant Catfish ay kadalasang kumakain ng mga zooplanktons. Subalit habang sila ay lumalaki, ay nagiging herbivore sila at kumakain ng mga algae at mga halamang tubig. Number 9. Halibut. Ang halibut ay isa ring napakalaking isda at ito ay naging sikat noong panahon ng paglawak ng Kristyanismo. Kaya ito din ang dahilan kung bakit tinatawag nila ang isda na to bilang ang Holy Fish. Ang mga halibut ay pwedeng lumaki ng hanggang 15 talampakan ang haba at bigat na hanggang 700 pounds o 317 kilograms. Ang mga isda na to ay pwedeng mamuhay ng matagalan na hanggang 50 taon. Kadalasan namumuhay ang mga dambuhalang isda na to sa mga medyo malamig na lugar tulad ng Northern Atlantic, Iceland, Greenland at iba pa. Number 8. Atlantic Bluefin Tuna. Sa pangalan pa lang nito, matatagpuan ang isda na to sa Atlantic Ocean, kadalasan sa western at eastern parts nito at may ilan sa kanila ay nabubuhay pa sa Mediterranean Sea. Ang mga Atlantic Bluefin Tuna ay pwedeng lumaki ng hanggang 15 talampakan ang haba at bigat na hanggang 500 kilograms. Ang kanilang matuwid at malatorpido na hugis ng katawan ay dinisenyo para sa kanilang endurance at sa bilis ng paglangoy. Meron silang kulay blue na kulay sa taas at silver white naman sa ibaba ng kanilang katawan. At talagang napakagandang tingnan ang mga isda na to. Number 7. Marlin. Kadalasan namumuhay ang mga isda na to sa mga preskong tubig ng Pacific, Indian at Atlantic Oceans. Ang mga marlin na siguro ay isa sa mga pinakasikat at malaking isda sa buong mundo. Meron silang kulay cobalt blue na color sa itaas at silver white naman na kulay sa ibaba ng kanilang katawan. Dapat mo rin malaman na ang mga babaeng marlins ay mas malaki kesa sa mga lalaking isda. Kaya nitong lumaki ng hanggang 14 na talampakan ang haba at 900 kilograms ang bigat. Number 6. Ocean Sunfish. Kilala din ang mga isda na to sa pangalan na mole. Dahil nabibilang to sa pamilya ng mga isda na tinatawag na Molidae. At ang ocean sunfish ay isa ring napakalaking isda. Maaari silang lumaki ng hanggang 11 talampakan ang haba at bigat na hanggang 2,500 kilograms. Agad mo ding makikilala ang isda na to dahil sa unique nitong itsura. Sa katunayan, ang mga isda na to ay hindi nagtataglay ng tunay na buntot na kadalasang nakikita sa mga ibang isda. At kung tutuusin ay parang hiniwa ang isda na to sa malapad na paraan. Ang mga ocean sunfish ay mahilig kumain ng mga parasites. Madalas mo rin makikita ang mga ocean sunfish malapit sa ibabaw ng karagatan para magbilad sa init ng araw. At ito din ang dahilan kung bakit sila ang tinatawag na ocean sunfish. Number 5. Great White Shark. Ang Great White Shark ay hindi lang kabilang sa mga pinakamalaking isda, kundi sila rin ay ang pinakasikat na shark sa buong mundo. Ang mga babaeng sharks na ito ay pwedeng lumaki ng hanggang 20 feet ang haba at kayang lumangoy sa bilis ng 56 kilometers per hour. Ang mga isda na ito ay ang pinakamalaking predators sa mundong ito na kadalasang namumuhay sa tabing dagat kahit sa anong parte man
ng mundo. Kahit hindi naman tao ang kanilang kadalasang hinahunting, naging normal na sa kaisipan ng mga tao na ang mga sharks ay umaatake at kumakain daw mano ng mga tao. Number 4, manta ray. Alam mo ba ang mga pagi o manta ray ay isang isda? Isda nga sila at dahilan sa pagkasama nito sa ating lista. Ang mga manta ray ay isa din sa mga pinakamalaking isda sa buong mundo na kayang lumaki ng hanggang 23 feet ang haba. Maaari mong matatagpuan na mumuhay ang mga isda na to sa mga subtropical at tropical na karagatan at maging sa mga katamtaman at medyo malamig na katubigan. Ang isda na rin na ito ay napakasikat sa mga scuba divers at madalas silang kumakain ng mga planktons. Number 3, Tiger Shark. Ang mga tiger shark ay isa ring napakalaking species ng isda na nabubuhay sa kasalukuyan. Maaari silang lumaki ng hanggang 16 feet ang haba at bigat na hanggang 3,000 kilograms. Madalas namumuhay ang mga isda na to sa mga medyo malamig at tropikal na karagatan. Ang mga medyo bata pang tiger sharks ay may mga kulay black na tiger stripes pattern sa kanilang katawan at nawawala ang mga stripes na ito habang sila ay tumatanda na. Kaya dahil sa stripes na to, dito nakuha ng species nila ang pangalan nilang tiger sharks. Dapat mo ding malaman na mga sharks na ito ay nag-e-enjoy na kumain ng mga maliliit na isda, basura at pati rin ng mga ibon na malapit sa ibabaw ng dagat. Ang mga tiger sharks ay kumpirmadong umaatake daw ng mga tao. Number 2, Basking Shark. Ang ikalawang pinakamalaking isda na namubuhay sa panahon ngayon ay ang Basking Shark. Ang isang fully grown na shark na ito ay pwedeng lumaki ng hanggang 26 feet ang haba. Sa pangkalahatan, ang mga isda na ito ay may mga magagaspang na balat at medyo brown na kulay. Maaari mong makita ang mga isda na ito sa mga medyo malamig na katubigan sa ating mundo. Mabagal lang sila lumangoy at hindi sila nagha-hibernate. Kadalasan lang ginagawa ng mga basking sharks ay lumalangoy mag-isa sa karagatan at ang kanilang pangunahing pagkain ay ang mga zooplanktons. Dapat mo ding malaman na kahit tinatawag ang mga isda na to na isang shark, hindi naman sila delikado para sa mga tao. At bago tayo pupunta sa number 1, kung nagustuhan mo ang video na to, bigyan mo naman ito ng thumbs up at ishare mo rin to sa mga friends mo. At huwag na rin kalimutan na mag-subscribe para sa ganun ay masusuportahan mo ako at patuloy akong makakapag-upload ng mga videos na tulad nito. Kung ayaw mo pa rin mag-subscribe, abatiyak tong tatalo ng gagamba na to sa mukha mo. Joke lang kaibigan. So ito na nga ang number 1, ang whale shark. Ang whale shark na siguro ay ang pinakamalaking fish species na namubuhay sa kasalukuyan. Maaari silang lumaki ng hanggang 40 feet ang haba at bigat na hanggang 9,000 kilograms. Ang mga isda na to ay nagtataglay ng napakalaking bibig na may sukat na 5 feet ang lawak. Madalas silang nakikita sa mga tropical na karagatan sa ating mundo dahil din sa kanilang white spot coloration sa kanilang katawan. Mabilis lang sila natutukoy ng mga divers sa ilalim ng tubig. Sa kabutihang palad para sa mga tao at mga ibang isda, ang mga whale sharks ay mahilig lang kumain ng mga plankton. Maliban sa kanilang kalakihan, wala na naman dapat ikatakot sa mga isda na to. At special topic muna tayo. Alam mo ba na ang mga whale o balyena ay hindi kabilang sa mga isda? Well, ang mga balyena kasi ay mga warm-blooded animals o napapanatili nilang mainit ang kanilang katawan kahit malamig pa ang tubig. Hindi katulad ng mga isda ay mga cold-blooded animals sila kung saan nagbabago ang kanilang temperatura ng katawan depende sa lamig ng tubig. At dapat mo ding malaman na ang mga isda ay nangingitlog para magkaanak. At ang mga balyena naman ay nanganganak diretso, katulad sa paraan ng mga tao. Kaya ang mga balyena ay kabilang sa mga mammals. So yun nga, ngayon napanood mo na ang mga pinakamalaking isda sa buong mundo. Anong masasabi mo tungkol dito? Mag-iwan ka lang ng comment at i-like at i-share mo na rin tong video. Hanggang sa muli at kita-kita ulit sa susunod na video.